Magandang araw! Kumusta kayong lahat? Mabuti naman kung ganun. Sa araw na ito ay mayroon tayong bagong aralin. At ito ay tungkol sa pantig at salita. Pero bago yun ay mayroon tayong gagawin. Nais ko na buuin ninyo ang mga pantig upang mabuo ang pangalan ng mga nasa larawan. Handa ka na ba? Mahusay! Para sa unang larawan, alam mo ba kung ano ang pangalan ng nasa larawan na ito? Buuin mo nga ang kanyang pangalan gamit ang pantig na Lat-Ak. Magaling! Ang pangalan ng nasa larawan ay Aklat. Para naman sa ikalawang larawan, ang pantig ay E-Ba-Ba. Ano kaya ang pangalan ng nasa larawan na ito? Magaling! Ang pangalan ng nasa larawan ay Babae. Para naman sa ikatlong larawan, alam mo ba kung ano ang pangalan ng nasa larawan na ito? Ang pantig ay Sapira. Magaling! Ang pangalan ng nasa larawan na ito ay Pisara. Para sa sunod na larawan, ano kaya ang pangalan ng nasa larawan na iyan? Ang pantig ay Labo. Magaling! Ang pangalan ng nasa larawan na ito ay Bola. Mahusay! Nabuo mo ang pangalan ng mga nasa larawan gamit ang mga pantig. Ngayon ay atin ang tatalakayin ang pagtukoy at pagbilang ng pantig. Mga bata, ang pantig ay binubuo ng isang letra o mga letrang magkakasama sa iisang bigkas. Ito rin ay ang bawat bukas ng labi sa pagbigkas ng mga salita. Narito ang halimbawa. Ang salita ay nanay. Ang letra ng salitang nanay ay N-A-N-A-Y. At ang pantig ng salitang nanay ay na-nay. Ulitin nga natin ang pantig ng salitang nanay. Na-nay. Mahusay! Isa pang halimbawa, ang salita ay kaibigan. Ang kaibigan ay binubuo ng mga letrang K-A-Y. I, B, I, G, A, N. At ang pantig ng salitang kaibigan ay ka, I, B, gan. Ngayon ay bilangin natin ilan ang bilang ng pantig ng salitang kaibigan. Ang kaibigan ay may apat na bilang ng pantig. Halika at ating bilangin. Ito ang unang pantig, ikalawang pantig, ikatlo, at ito naman ang ikaapat na pantig. Ngayon naman ay nais kong basahin mo ang mga sumusunod na salita ayon sa pantig nito. Para sa unang salita, paaralan. Paano kaya ito bigkasin sa paraang papantig? Tama! Ang tamang pagbigkas sa salitang paaralan sa paraang papantig ay pa-a-ra-lan. Mahusay! Ngayon naman ibilangin natin kung ilan ang bilang ng pantig ng salitang paaralan. Ang bilang ng pantig ng salitang paaralan ay apat. Halika, bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat ang bilang ng pantig ng salitang paaralan. Para sa sunod na salita, lalaki. Paano kaya ang tamang pagbigkas sa paraang papantig ng salitang lalaki? Mahusay! Ang tamang pagbigkas ng salitang lalaki sa paraang papantig ay la-la-ki. Magaling! Ngayon naman ay bilangin natin kung ilan kaya ang pantig ng salitang lalaki. Ang bilang ng pantig ng salitang lalaki ay tatlo. Halika, bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo. Ang pangatlong salita naman ay pagkain. Paano kaya bigkasin ang salitang pagkain sa paraang papantig? Magaling! Ang tamang pagbigkas sa salitang pagkain sa paraang papantig ay pag-ka-in. Mahusay! Ngayon naman ay bilangin natin kung ilan ang pantig ng salitang pagkain.
Isa, dalawa, tatlo. Magaling! Ang bilang ng pantig ng salitang pagkain ay tatlo. Ngayon ay alam mo na kung paano ang pagtukoy at pagbilang ng pantig. Magaling! Ngayon naman ay talakayin natin ang pagbuo ng salita gamit ang pantig. Ang salita mga bata ay pinagsama-samang mga tunog na may kahulugan. Binubuo ito ng mga pantig. Halimbawa, ang pantig na la at pantig na ba. Kapag ito ay ating pinagsama, ang mabubuo nating salita ay laba. May mga letra o pantig na ikinakabit sa isang salita para makabuo ng bagong salita. Panlapi ang tawag dito. Salitang ugat naman o root word ang tawag sa isang salita kapag wala pa itong panlapi. Halimbawa, nag at laba. Ang nag ay isang panlapi at ang laba ay isang salitang ugat. Kapag ito ay ating pinagsama, ang mabubuo nating salita ay naglaba. Tandaan na ang pantig ay ang bawat bukas ng bibig sa pagsasabi ng salita at ang salita ay nabubuo sa pagsasama-sama ng pantig at may kahulugan. Ngayon ay pagsamahin natin ang mga pantig upang mabuo ang mga salita. Handa ka na ba? Magaling! Para sa unang pantig, ba at hi. Kapag ito ay ating pinagsama, ang mabubuo nating salita ay? Tama! Ang mabubuo nating salita ay bahay. Para sa sunod na halimbawa, ang pantig ay ma-tan-da. Ano kaya ang mabubuo nating salita kapag pinagsama-sama natin ang mga pantig na ito? Magaling! Ang mabubuo nating salita ay matanda. Para sa isa pang halimbawa, ang pantig ay ma-gan-da. Ano kaya ang mabubuo nating salita kapag pinagsama-sama natin ang mga pantig na ito? Tama! Ang mabubuo nating salita ay maganda. At yan lamang ang ating aralin para sa araw na ito. Naway, mayroon kang natutunan tungkol sa pagtukoy at pagbilang ng pantig at pagbuo ng salita gamit ang pantig. Hanggang sa muli, paalam!